Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. At yun muli, syempre tayo nagpapaalala lamang na talagang ito yating reaction lamang at pananaw opinion at kung ano-ano pang pwede natin mabanggit o matalakay dito nga sa ating talakayan dito sa video ito. At talagang kung hindi mo nais o tila nga ba sa'yo, eh hindi angkop ito nga video, eh pwede ka nang lumayas. At manood ka sa mga videong tila nga ba na angkop para sa iyo. At ito nga mga kabalita, Hu Jintao, binalaan si Xi, buong mundo ang makakalaban ng China kapag sinalakay ang West Philippine Sea at Taiwan. At yung play na natin, wala laman na ito. Iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na hindi sila nababahala sa plano ng Pilipinas na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea dahil alam nila na mahihirapan umano ang bansa na kumprontahin ang Chinese militia. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan, ang Director General ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano sila nababahala sa gagawing additional deployment ng mga Philippine vessel sa South China Sea. Sinabi niya na wala umanong kakayahan ang gobyerno ng Pilipinas na kumprontahin ang kanilang mga fishing boats sa South China Sea at kampante sila dahil sapat umano ang kanilang mga Coast Guard ships na nakadeploy sa nasabing karagatan. Dito nga mga kabalita natin, oh, masisipat nyo at makikita nyo kung paano maliitin ang mga chekwang to ng China nga itong Pilipinas dahil nga sa kakulangan ng kagamitan. At ito nga ang talagang problema ngayon sa ating bansa, yung nga talagang hindi sapat o angkop na talagang makakatugon o makakasabay sa mga chekwang to dito nga sa China sa kanilang pagiging dipungal na dipunggol dito no sa karagatang to na kung saan patuloy nilang nais palabasin na ang Pilipinas baliwala no kung talagang tutugon na tutugon itong kanilang Chinese militia nga na talagang yung pagmamaliit ng mga chekwang to ng China sa ating bansa tila nga ba rito pinaparamdam at pinaparating nga dahil nga sa tila nga ba kakulangan nang sapat na kagamitan upang itugon no lalong-lalo na sa mga hakbang na gagawin ng mga chekwang to ng China. Na ito nga ang talagang pilit pinupunan siyempre ng ating bansa na sana nga talagang maitugon na talagang makarating sa Pilipinas yung tila nga ba pang depensa o pangharang natin sa ano't ano pa mga tila nga ba bantang pananakop dito nga no sa West Philippine Sea. At tila nga ba talagang mga kabalita natin na itong mga chekwang to, itong China kapag tinatapatan naman sila na nga kasing lalaki nilang barko talagang nag-uumiyak sila at sasabihin nila na ba't nakikisali. Katulad na lamang itong Amerika na kung saan talagang tuluyan yung kanilang panibugho na talagang yung rehensya na ibinibigay sa Pilipinas ang kanilang patuloy na kinukundina at napatuloy alisin no ng Amerika yung ganyang galaw no upang tugunan na talagang matapatan yung mga barko o yung tila nga ba hakbang ng mga chekwang to dito nga no, sa karagatan. At yun, tuloy pa natin. Binigyang diin naman ni Wu Chan na dapat umanong umiwas na lang ang Pilipinas sa anumang gulo dahil alam ng Manila na ang China lamang ang may tanging karapatan at kakayahan na pangalagaan at proteksyonan ang South China Sea. Iniulat ito matapos kinundina ng mga Philippine officials ang patuloy na ginagawang panghaharas at agresibong pag-uugali ng mga Chinese vessel dahil sa muling pagtatangka nito na harangan ang mga Philippine troops na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na kasapi rin ng NTF West Philippine Sea na muli nilang ikinalulungkot at kinokondina ang patuloy na illegal at agresibong pag-uugali ng Chinese Coast Guard at militia sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyang diin ni Malaya na tanging ang gobyerno ng Pilipinas lamang ang mayroong sovereign right na magsagawa ng mga law enforcement operations sa lugar dahil ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa.
Ito ang tugon ni Malaya sa mali umanong pahayag ng Chinese Coast Guard na kung saan sinabi nito na mga Philippine vessel ay illegal na pumasok sa kanilang karagatan ng walang pahintulot mula sa Chinese government at inakusahan na nagsasagawa ng illegal na transportasyon ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre. Isa to sa mga pinipigilan nga ng mga checkwang to o ng China nga. Yung nga tuluyang mabuhay at tuluyang mapatatag, yung barko nating isinadsad dito nga no, sa Ayungin Shoal. Ito nga barkong BRP Sierra Madre na kung saan ito ang nais nilang hindi patuloy o maisagawa ng Pilipinas. Yung tuluyang pagkukumpuni ng ating barko upang tuluyang mas mapatatag pa yung ating pagbabantay o tila nga ba pagpapatrolya o yung ating base. Ito nga BRP Sierra Madre nga na talagang inais no, na mawala. Dito nga no, sa karagatang to upang tuluyang mapagharian na talagang tuluyang makuha ng mga checkwang to ng China ang buong ayungin nga na talagang sila ang nais mag-turn over. Anong kanilang hukbo o hanay dito nga no, sa karagatang nais nilang kubkubin. At ito nga ang patuloy nating inilalaban dito nga no, sa ayungin. Kaya patuloy pa rin yung pagre-resupply natin na talagang hindi nga iniinda yung mga tila nga balabag na hakbang no, dito nga no, sa West Philippines ng mga checkpoint to ng China na kung saan kung makikita nyo ay talagang buwis buhay yung ating mga PCG o yung ating mga hukbo o hanay na talagang ipatuloy na nagbibigay nga ng suporta syempre sa ating mga nakatalagang hukbo o talagang hanay dyan no, sa Ayungin Shoal nga na kung saan itong mga checkpoint to, itong China eh talagang patuloy nilang ginigiit yung tila nga ba pagharang no, sa ating mga barko na hindi naman iniindat na patuloy nilalabanan at hinaharap ng ating hukbo o ng ating mga PCG ito. At yun, tuloy pa natin. Noong September 8, nagsagawa ng panibagong resupply mission ang AFP kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal para sa mga Philippine Marines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, isang grounded na Navy ship na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin. Ngunit habang naglalayag ang mga Philippine vessel, hinara sila ng apat na Chinese Coast Guard ships kasama ang ilang mga Chinese militia at sinabi na sinubukan umuna silang palibutan ng mga barko ng China. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nagkaharap na umano ang mga barko ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na nagkagirian umano ang mga tripulante ng hukbong dagat at mga Chinese. Sinabi sa report na sinubukan umanong harangan ng Chinese Coast Guard Vessel 5201 ang BRP Andres Bonifacio ng Philippine Navy na nagsasagawa sana ng pagpapatrolya malapit sa Ayungin Shoal. Ngunit sinabi ng Philippine Navy na hindi umano sila nagpatinag at binalaan nila ang Chinese Coast Guard na kung susubukan nilang lumapit sa BRP Andres Bonifacio, mapipilitan umano silang gumamit ng dahas. Dito makikita nyo talaga yung pakikipaglaban nga ng ating teritoryo dito nga no, sa West Philippine Sea ng ating hanay o ng ating mga PCG. Yung mga barko natin nga naglalayag rito mga kabalita natin na kung saan ay talagang gagamit sila ng maaaring pwedeng itugon sa mga checkpoint to sa China na hindi sila magdadalawang isip na talagang ito'y gawin nga pagatuluyang naising lumapit o talagang humakbang patungo nga dito sa barko natin itong mga checkpoint to itong China na kung saan ito nga ang kinailagan at talagang hindi naman tinangkapa ng mga checkpoint to ng China nga nalapitan syempre yung ating barko dahil talagang papalag at papalag ito. At yun, tuloy pa natin. Paulit-ulit din umanong sinabi ng Chinese Coast Guard sa radyo na dapat umalis ang Philippine Navy sa lugar dahil nasa loob sila ng teritoryo ng China. Ngunit iginit ng hukbong dagat na sila ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at pinagsabihan ang mga Chinese na sundin ang international na batas. Iniulat ito matapos itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang ulat na tumanggi ang gobyerno ng Pilipinas na lumahok sa trilateral naval drill ng Japan, Estados Unidos at Australia sa South China Sea.
Sinabi ni Browner sa media na yung nabasa nila sa Kyodo News ay kasalukuyang viniverify sa kanilang counterparts sa Japan, Estados Unidos at Australia, at kung meron silang activities na ganon ay hindi sila informed tungkol dito. Binigyang diin niya na hindi totoo yung sinasabi ng media na nag-decline ang Armed Forces of the Philippines sa pinaplanong pagsasanay at nilinaw niya na hindi umano sila sumama o nag-commit ng barko. Binanggit ng ilang hindi pinangalanang opisyal na iniulat umano ng Kyodo News Agency na mga pwersa ng Japan, Estados Unidos at Australia ay magsasagawa ng joint naval exercise sa South China Sea. Sinabi sa report ng Japan Maritime Self-Defense Force ay ipapadala ang kanilang pinakamalaking destroyer na tinawag na Izumo, habang ang Royal Australian Navy at ang US Navy naman ay inaasahang magpapadala ng kanilang mga amphibious assault ship na Canberra at America. Sinabi naman ng ilang mga sources na kinansila ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang paglahok sa nasabing drill dahil ang gagamitin mga aircraft ng tatlong nasabing bansa ay masyadong malaki para lumapag sa mga barko ng Pilipinas. Nga mga kabalita natin ilang patungkol ng mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga yung tila nga ba ay talaga nga pagmamaliit ng mga chekwang to ng China no sa ating hanay o sa ating hukbo dito nga no sa West Philippine Sea na kung saan tila nga ba ay talaga nga yung ating mga barko ay kakayanin at kakayanin lamang daw umano ng kanilang mga barko nga tila nga ba pampatrolya yung tila nga ba nais nila nga pagpapataboy o pagpapaalis nga no sa ating mga barko nitong mga chekwang to nitong China na kung saan ito lamang daw umano ang gagamitin no, sa ating mga barko na talagang itong mga chekwang to, itong China ay tila nga ba'y nagmamalaki no, sa kakayanan. No, na dito nga no, sa karagatang nasasakupan natin na kung saan tila nga ba ay makikita nyo talaga yung mga pangahamak at talagang pangmamaliit no, dito nga no, sa ating mga barko nitong mga chekwang to. Na kung saan talagang nararapat lamang syempre na tugunan ng Pilipinas pa rin na patuloy ngang ipaglaban yung ating teritoryo kahit tila nga ba naglalakihang barko pa ang ipadala ng mga chekwang to o ng China na hindi nga ipaagaw, hindi nga ipakuha o ipakubkob yung ating teritoryo sa mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to no, mga kabalita natin na kung saan talagang dito pinapakita lamang syempre yung ating pagprotekta no, sa sarili nating teritoryo kabilang na nga rito yung ating isinadsad na barko itong BRP Sierra Madre na gustong gusto nila nga mawala nga lahat ng aktibidad no na itutugon natin dito nga no sa ating isinadsad na barko itila nga ba ito ang naispigilan o harangan ng mga chekwang to ng China na hindi nga no iniinda o hindi talaga maawat ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to yung ating pagnanais syempre na talagang mahatiran at talagang mabigyan ng tulong yung ating mga nakatalagang hukbo o hanay yan nga no sa BRP Sierra Madre nga na kung saan ito ang patuloy nilang hinaharang yung talagang makapagkumpuni o mabuo muli at talagang mapatatag itong barkong isinadsad natin sa Ayungin nga na kung saan ito ang hinihintay ng mga chekwang to ng China na tuluyang ngang mawala rito at tuluyang lamunin nga ng karagatan kaya patuloy nga yung kanilang agresibong hakbang upang mapigilan lahat ng ating gagawin nga pagbuo tila nga ba tuluyang pagpapatibay ito nga BRP Sierra Madre nga no, mga kabalita natin
At dito pa nga mga kabalita natin, patuloy din naman syempre yung suporta ng mga bansang kaalyado natin na kung saan yung pagpapadala syempre ng pwede natin itugon, no? Talagang pwede natin ipangharang sa mga chekwang to sa China. Buti lang nga ba ipanakot din na talagang ipantapat, no? Sa mga nais nilang gawin dito nga sa West Philippines, patuloy din naman na talagang ipinapahayag ang suporta at patuloy at tuloy-tuloy syempre yung mga hakbang at galaw upang labanan na talagang tuluyang mapigilan yung ninanais ng mga chekwang toon ng China. At ganun din siyempre ang Pilipinas, patuloy din na nakikibaka o nakikipaglaban, no, sa sarili nating teritoryo na hindi nga maagaw o makubkub ito. At makikita nyo talaga yung pagnanais at tibay ng pagka-Pilipino na talagang hindi pasisilo, hindi paaapi sa mga chekwang toon sa China na patuloy lamang na ibibigay ang buong pwersa upang maprotektahan lamang yung ating bansa. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang ba na magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, inuulit ko lamang po, ito'y ating reaction video lamang at talagang ito'y ating mga pananaw at pahayag lamang, no. At kung hindi mo gusto yung ating talakayan, yung ating ibinabahagi rito, at kung sa palagay mo na hindi angkop ito para sa iyo, pwede ka nang lumayas at manood ka sa mga channel na gusto mo. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.